Nasa ating pong linya maya-maya nagkaunti si Secretary Bienvenido Benny Laguesma para po lamang sa kanyang pananaw dito ho sa panukala ho ng dagdag na 100 piso across the board para po sa lahat ng mga uring manggagawa sa Pilipinas. Oo, meron kasi mga balita na nagsasabi na yung malalaking kumpanya hindi nito maaapektuhan. Pero di ba marami rin po ang micro and small and medium enterprises. So tignan natin kung anong reaksyon ni Sec Benny dito nga sa panukala na dagdagan po ng sweldo na 100 piso ang ating mga minimum wage earners. At mamaya din po, hopefully makuha natin po ang panig ng lower house dito dahil sa lower house wala pa ho tayong balita. Sa Senado ho, mukha daw hong aaprubahan ito. Hindi pa aprobado, mukhang aaprubahan ngayong pong linggong ito. Maganda umaga po, Sec Benny. Good morning, sir. Ted, magandang umaga po at magandang umaga din kay DJ Chacha at siyempre po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Magandang umaga po. Good morning, sir. Kayo ba'y nakonsulta? Umatend ho ba ang Labor Department dito ho sa mga pagdinig na ginawa ng Labor Committee in the Senate? Yes, Ted. Ang umatend po dyan ang atin pong mga kinatawan sa National Wages and Productivity Commission na siya po namang attached sa agency ng Department of Labor and Employment. May kinalaman po sa usapin sa pagtataas ng mga sweldo at productivity po. Okay, sige po. So basically po, ano ang feedback na inyong mga tauhan na dumalo sa pagdinig? At kayo ho mismo, if I may ask, personal, ano ho inyong pananaw dito? Una po, yung atin pong mga, ang tungkulin po ng DOLE sa pamamagitan po ng NWPC ay magbigay po ng technical input sa tayo naman po ay kanilang ginawa doon po sa pagdidinig. Nagbigay po sila ng kanilang mga inputs, may kinalaman po doon sa usapin na karagdagan na 150 po ang pinagsimulan niya, naging 100 pesos nung nagkaroon po ng revision. Sa atin pong aking pananaw, bagamat hindi ko naman po pwedeng i-separate din, Ted, ang aking pong pansariling opinion, medyo meron po kaming concern din sapagkat alam naman po natin sa pangkasalukuyan, ang umiiral po na sistema sa pag-adjust ng minimum wage sa lahat po ng mga rehiyon, meron po tayong mekanismo na Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. At nung nakaraang taon po, out of 16, 15 na po ang nagpalabas ng kanila pong wage order at 10 po dito walang petisyon. So medyo meron po kaming concern dahil doon po sa pagsasaalang-alang ng mga karampatang wage adjustment, tinitignan po ang pwede maging impacto sa employment level, sa atin pong inflation, at ganoon din po sa ating gross domestic product growth. At siyempre po, yung pong ating pagbabalanse kung paano tayo makakaakit ng mga negosyo sa mga countryside po. Mm-hmm. So may agam-agam po kayo, no? Particularly po, ano ba ang inyong agam-agam ho, sir, to be specific? Actually, to be specific po, yung posible pong epekto sa atin pong employment level. Dahil batid po ninyo, Ted, na ang karamihan po, kung hindi man po lahat ng atin pong existing establishment, nandun po sa kategorya ng micro, small, and medium enterprises. At ayun po, bagamat atin pong kinikilala na mayroong pangangailangan ng mga manggagawa, at hindi naman pong tinitignan yung pagbabalanse doon po naman sa kapasidad o kakayahan ng mga existing businesses natin na umigit po mulang po mga 95% ng atin pong mga existing businesses na doon po sa kategorya na binanggit ko, yung micro, small, medium enterprises. So yun po yung aming agam-agam sapagkat meron din po naman kasing ginagawang simulation kung ano po magiging epekto nito pong karagdagan. Assuming po na maaprubahan kasi tama naman po kayo, ito po ay maaring maisulong sa Senado pero susundan din po ang development naman sa House of Representatives. Dapat meron din po kasing counterpart bill. Kaya nga po ang aming tinitignan dyan, ano kaya ang posibleng magiging karagdagang gastusin ng mga maliliit na kumpanya at ano naman po kaya pagkukunan? May kinalaman naman po sa productivity ng mga enterprises. Meron ba itong maaaring maging compromise considering po na meron tayong umiiral na panuntunan para po sa bawat rehiyon ano sa pagtataas po ng minimum wage? Pero dito ho ba pwedeng sabihin na 50 pesos o kaya magkaroon po ng ganun pong mga compromise dahil sa mukhang ito ho ay mukha ano ang Senado mukhang itutuloy po itong panukalang ito. Sana nga po, Ted, meron pong kumbaga sana masabi natin na middle ground kasi ang DOLE po sa pangkalahatan lagi po siyang nakabatay doon po sa mga
ika nga, maging ang sitwasyon, win-win, mayroon pong pakinabang ang manggagawa, subalit wag naman pong mapinsala ang mga namumuhunan. At alam po natin na medyo may kabigatan nga dahil kung nagsisimulate po tayo, yung pong 100 pesos pwede pong magkaroon ng karagdagan na gastusin para po sa ating pong mga employers, lalo pa yung maliliit, na mga between 15% to 25% po based po sa umiiral nilang minimum wages. Opo. Sige. So, meantime, inyo ho bang nakausap dito ang presidente? Meron ba ho siya ditong nabanggit sa inyo tungkol sa bagay na ito? Earlier po, meron po kaming mga napag-usapan din po namin at medyo meron din po naman siyang pagkabahala lalo po sa maliliit. At ito pong nakaraang linggo, anong po yung ma-report out na po yan sa Senado, kami naman po ay nagpadala na ng aming pong memorandum report or briefer para sa presidente na ganun. Magkaroon po kami, makapagbigay po kami ng input din sa kanya kung sakasakali po na dumating ang pagkakataon na magdidesisyon siya, may kinalaman po sa paaring pagkapasa na itong batas na ito, kung mayroon na pong counterpart din ang House at magkaroon po talaga ng final na hugis o forma, yung pong proposed bill may kinalaman sa panibagong adjustment sa umiiral na daily minimum wage. Doon po sa briefer na inyong naipadala kay Presidente, kumbaga, sir, sa pagbabalanse ng isyong ito, sabihin na po natin, mas makakasama ito sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa tingin po namin, bahagi din po dyan na mabibigay din po ng kanilang comments o inputs ang atin pong NEDA at ang atin pong DTI. Kasi ito po yung tatlong departamento na tulong-tulong doon po sa pagbabalanse pagka po nag-uusap-usap ang kinatawan ng manggagawa at namumuhunan at ang atin pong pamahalaan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Kabahagi po namin sila doon po sa pagsasaalang-alang ng atin pong mga socio-economic and macro-economic factors. Nang sa ganun naman po, sa pagpapalabas po ng mga karagdagan, yung pong adjustment sa minimum wage, medyo ma-address po natin na ito hindi makakapinsala sa employment level at hindi rin po mag-trigger ng round ng inflation at yung nga po yung kapasidad ng atin pong mga employers at pangangailangan din po ba ng ating mga manggagawa. To answer my question, sir, mas makakasama ito? Sa tingin ko po, medyo makaka-setback po din dun sa ating patuloy na ika nga pagbubukas, paglago ng ating ekonomiya. Kaya nga po kailangan din ng balance, pagbabalanse. Subalit, nais ko rin pong bigyan ng din siguro, siyempre naman kayo'y naging bahagi din po ng mga ating kongreso. Ang pagpapasa po ng batas, yan po ay mandato at autoridad po ng atin pong lehislatura. At kung meron pong lumabas na batas na ganyan at nalagdaan po at naging ikangay batas na siya, ang tungkulin po ng DOLE mag-implementa. Okay, may tanong ka ba siya? Yes po. Segbeni, kung sakali man, dahil nga ang sinasabi nyo kanina, ang pinakamaapektuhan po dito are the micro, small, and medium enterprises. Kung sakali, pwede bang, kumbaga, special yung para sa kanila? At yung sa macro, kumbaga, doon sa malalaking kumpanya, ituloy ito kung sakali mang hindi nga po sila maapektuhan ito? Bahagi yan ang naitanong kanina ni Ted, kung meron daw compromise. Ang siguro, isa lang dapat na tignan din o suriin, baka maging class legislation po. Alam naman po natin hindi rin po 'yun na maayos o maganda na magkaroon po ng parang may tinitignan ka, meron kang hindi binibigyan ng suporta dahil madidinig naman din po natin din ang komentaryo na masigit na nangangailangan yung mga maliliit na manggagawa ng karagdagan na tulong kaysa dun sa mga lalaki na matataas na po ang mga sweldo. Kung hindi po ito matutuloy, kung sakali mang hindi maaprobahan, ano naman po kaya ang po pwede natin ngang maibigay dito sa mga manggagawa na alam naman natin di nakasya ang sweldo sa patuloy po na pagtaas ang bilihin? Nabanggit ko kanina, DJ Chacha, yung pong out of 16, 15 na po yung umaksyon. At siyang po doon ay walang petisyon doon po sa may kinalaman sa karagdagan po sa minimum wage. At yung pong huling region, yung pong region 11, ito po yung Davao region. At medyo mahigpit po ang kanilang pagsasaalang-alang kung napapanahon na. Subalit meron po sila rin naka-schedule na deliberasyon kung ano po ang dapat nilang gawin doon po sa ikangay adjustment o pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa sa nasabing rehiyon. So, bahagi pa po dyan yung aming pong mga pagtulong may kinalaman po naman sa pagkakaloob
ng mga ika ngay may kinalaman sa complementation ng income ng atin pong mga manggagawa by way of livelihood project po. Mm-hmm. Okay, sige. So, Sec. Benny, ako po yung maiba lamang. Sa ngayon, sa umiiral pong batas, Secretary, ano po maaring dapat tanggapin nitong mga empleyado ng Apex Mining na natabunan po itong mga biktima ng pagguho sa Mako? Yung pong ano, doon po sa mga ikangay, meron pong coverage dyan ng atin pong SSS. Meron din po ang ECC, ang Employees Compensation Commission. Hindi ko lang po mabigay ng specific kung ano pong amount ang pwedeng may pagkalog sa kanila. Mm-hmm. Doon po sa mga napinsala, at tiyak po na meron po kaming mga programang pwedeng may pagkaloob. Nang sa ganun, makabangon po sila doon sa pinsala na naidulot po ng ikangay landslide na marami po naman talagang ikangay na-involve o napinsalang mga manggagawa. Meron po kaming programa dyan. Regardless po ito, whether kasi baka ho, ang karamihan, baka no, baka hindi ho mga regular ito. Ako kung hindi po mga regular, kahit po hindi regular, meron naman pong ibang forma ng pagtulong dahil dapat po hindi rin na sinisino ang pagtulong. Alam po namin, ang tinutukoy po ninyo, baka hindi po reported sa SSS, hindi nakakovered ng social protection. Eh, gagawa rin po kami ng hakbangin na matulungan sila dahil yung mga programa naman po ng atin pong DOLE, may pinalaman po sa mga disadvantaged at displaced workers at lalo na po yung mga naapektuhan ng kanilang pamilya. At naniniwala din naman po ako na yung employer nila mismo, mayroon po siyang dapat na package of assistance, may pagkaloob sa pamilya ng manggagawa o kung hindi man po sa manggagawa mismo na maaari po nga nagkaroon ng pinsala. Opo, moving forward, pagkatapos ng trahedyang ito, ano ho ba ang, meron ba kayong pakikipag-ugnayan sa mining company para hindi na po ito maulit pa? Meron po at dapat po magkatulong kami dyan ng DNR. Nang sa ganun po, matatawag po natin na ngipin ang aming pakikipag-usap sa kanila at dapat namin pagtulungan na tignan. May kinalaman po sa safety and health ng ating mga manggagawa. Alam po natin na ang mga minero, ang mga nagtatrabaho po sa ating mga minahan sa underground at saka sa ibabaw, kailangan po talagang may sapat na proteksyon. Nang sa ganun naman po ay hindi magkaroon ng masamang bunga yung kanilang pagbibigay ng kanilang trabaho sa kanila pong employer, lalo na po dyan sa Apex Mining. Okay, sige po. Panghuli po, Sec, ito hong clearance para sa mga presidential appointees. Kasama ba kayo dito, ang mga cabinet secretaries? medyo marami pong mga katanungan yan dahil kami naman po, alam nyo, dumadaan po kami sa hindi naman butas ng karayong, kundi kami po ay nako-confirm eh. Kung meron po naman siguro kaming mga kaso, hindi naman po yan na ililihim, napapublicize po yan. At kami po, kagaya po mga kalihim, we all serve at the pleasure of the appointing authority. Kung kami po ay hindi na nararapat o angkop sa aming pwesto siguro, ang dapat pong unang ginagawa namin, magre-resign na po kami. Mm-hmm. O kaya naman pwede rin kaming tanggalin kung masyadong masama ang dahilan kung bakit hindi na kami dapat manatili. So, meaning, hindi ho kayo, ikaw mismo, Sec, hindi ka magsasabit dito kasi dumaan ka na naman sa CA, di ho baka ninyo? Meron po yata ang ipalalabas na clarification doon okay. Po sa Ted. Mm-hmm. Meron po yata ang ipalalabas na clarification kung hindi pa po nailabas. Dahil marami po ang nag-swamp ng katanungan kasi meron pong ipinix na date. Lahat po kami doon covered kasi appointed kami before February 2023. Ay medyo sabi po namin ito, panibago ba ang submission dahil siguro po sa akin lang pananaw, kung meron pong mga merong kaso na dapat talaga ay siguro mag-account for whatever ang kadahilanan, madali naman pong hingin yan doon sa mga ahensya na naturan. At in-imagine ko po kasi Ted, ang magiging backlog ng mga ahensya na dapat magbigay po kaagad ng clearances sa napakarami naman pong presidential appointees. Oo, libo ito. So basically pong hinihingi sa inyo, ombudsman clearance di ho ba? Pati Sandigan Bayan clearance? Ombudsman, Sandigan Bayan po. NBI po, tatlo po bali ang pero kasama din po yung Civil Service Commission, tapos po kasama ang NBI, ombudsman,
Sandigan Bayan. Mm-hmm. Oh, yun po, ayun po yung mga clearances na nabasa ko po doon sa memorandum at kaya nga po kailangan pong liwanagin nila. Kasi meron pa pong isa po sa pidyan po eh. Kung sakasakali man po na merong reklamo batay sa performance ng duty, meron din po tayong mga tinatawag natin na mga career executive service officers na meron pong ibang proseso dahil meron silang tinatawag na siguradal sa trabaho, maliban na lamang talaga kung ang kanilang ang binibintang o ang naihaing kaso sa kanila ay talagang mangangahulugan ng kanilang dismissal. At saka kapag ho kasi may kaso ka sa ombudsman, eh hindi naman nangangahulugan na guilty ka na kaagad dahil pending case pa yon. Ano ba ang laman ng memo? Sinasabi ba na kapag meron kang ombudsman case, out ka na? Wala po namang nakasulat na ganoon. Kaya lang baka ho tama rin ng mayroong mga nag-i-infer by inference o parang by pahiwatig. Kung may kaso ka, wala ka. Hindi ka makakakuha po ng clearance na malinis. Dahil hindi ka mabibigyan ng clearance, paring ang mabigay sa'yo sertifikasyon na ikaw ay merong pending na kaso. At tama naman po, maraming salamat po sa inyong pagliliwanag na kung ikaw ay may kaso, hindi naman nangangahulugan may kasalanan ka. Mm-mm. Pwede rin naman po mangyari na ang kaso ay harassment sa iyo at meron kang hindi napagbigyan. At medyo nakalulungkot din po kasi yan dahil alam naman po natin na dapat meron ding katiyakan sa trabaho at hindi po magkakaroon ng adam-adam ang mga nagpapatupad ng atin pong programa, batas, dahil kung hindi mo yung mapagbigyan ng isang panig, ay pwede ka pong pailan ng kaso, left and right. So medyo nakalulungkot po yun. Pero kasama po yun sa hazards ng public service dahil nga dapat naman lagi mong isinasaisip, ang public office ay public trust po. Okay. So sa inyo pong departamento, di ho ba maliban sa inyo, lahat ng mga undersecretary, assistant secretary, mga regional directors, di ho ba lahat yun ay appointed sa presidente? Opo. Dagdag ko pa po yung mga bureau directors, service directors, labor arbiters, commissioners, at lahat po ng hepe ng tanggapan, presidential appointees po sila. So doon sa memorandum, sakop kayo lahat nyo, no? Opo. Okay, so kailan po, ano pong sabi ng executive secretary dito? Kailan sila maglalabas ng clarification? Ang sabi po niya sa akin nung nakaraang linggo, nung Webes po na mayroon pa po, wala po kasing pasok ng Friday, sabi niya po sa akin ay kaagad-kaagad magkakaroon po ng clarification. Nang sa ganun po naman ay maging maliwanag kung sino ba talaga ang dapat na mag-submit pa dahil yan naman po ay hinihingi sa simula pa lamang at kung meron po talagang mga negative developments later on, ang sabi ko nga po, pwede naman pong hingin ang impormasyon doon po sa civil service, doon sa mga nabanggit ko, ombudsman, NBI, at na hindi naman kailangan pong lahat ay sumailalim sa ganong klaseng proseso. Okay, sige po. Antabay kami dito po sa sinasabi ho ninyo na clarificatory, no, na dagdag ho na issue once tungkol sa issue ito. Salamat po na marami, Sec. Benny, at have a good and productive work week ahead. Ganon din sa inyo, Ted, ni DJ Chacha, at mabuhay po ang inyong programa. Thank you, Secretary Benny Laguesma ng Labor Department. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.